Hello mga ka-random, so welcome again sa isa namang video tutorial kung saan ang pag-uusapan natin ay about sa angles. So itong angles po ay under pa rin po sa Mathematics 7, Quarter 3 ng Geometry. Okay, so in this video, you will learn how to classify different kinds of angles. So by the way, before we proceed, an angle is a union of two non-collinear rays with common endpoint. So pag sinabi po nating union, ito yung dalawang non-collinear ray na pinagsama po natin. So pag sinabi po nating non-collinear rays, ito yung mga points na nasa magkakaibang ray. Kaya tinawag siyang non-collinear rays. Meron din tayong tinatawag na non-collinear line. Ito naman yung mga points na nasa magkakaibang line. Pero since ang pinag-uusapan natin ay non-collinear rays, ito yung mga points na nasa magkakaibang ray. Pero dito, sa angle, ito yung dalawang non-collinear ray na pinagsama natin, sinabi dyan, union of two non-collinear rays with common endpoint. Since pinagsama na natin yung dalawang non-collinear ray, magkakaroon na sila ng isang common endpoint. Okay. Example, ito yung isa nating non-collinear ray. Yan, okay? So, by the way ha, na-discuss ko na sa inyo na pag sinabi pong ray, meron siyang isang endpoint and yung isang dulo niya ay continuous. Nag-extend siya in one direction only. Okay? Next, meron tayong pangalawang non-collinear ray. Kung mapansin nyo, meron na tayo dito ng dalawang non-collinear ray na pinagsama. And meron silang common endpoint. Okay. So yan yung mga tinatawag nating non-collinear ray. Kasi mapansin nyo, yung mga points na nandyan sa nasa taas na ray ay wala doon sa points ng nasa baba na ray. Kaya sila tinawag na non-collinear ray kasi po yung mga points na nandun sa naunang ray sa taas ay wala doon sa ray na nasa baba. Pero meron silang common endpoint. Okay. Ito po yun, yung nakikita yung circle dyan. So ang tawag po dyan sa common endpoint na yan, yan yung tinatawag natin na vertex. Ibig sabihin po, pag pinagsama natin yan na dalawang non-collinear ray with common endpoint, yan na po yung tinatawag natin na angle. Okay po. So yung common endpoint niya po, 'di ba, minention ko kanina, ang tawag sa kanya ay vertex. Ngayon, ang tawag na natin doon sa dalawang non-collinear ray ay mga side. Ibig sabihin, they are the side of the angles. So pag tinanong kayo, ilang side ba meron ng isang angle? So meron sila ng dalawang side. And meron lang silang iisang vertex o yung tinatawag nating common endpoint. Palagi niyong tatandaan na yung non-collinear rays, sila po yung side. Yung common endpoint, sila po yung vertex. Okay po. So, an angle can be named using three different letters. So, the middle letter is the vertex, while the other two letters are points from each other side. Okay po. Ulitin ko ha. So, sabi daw, we can name or pwede nating pangalanan ang isang angle gamit ang tatlong different letters. Additional lang po, pwede rin natin siyang pangalanan kung ano yung nasa vertex. Okay, pwede din siyang pangalanan gamit lang ang isang letter, pero gagamitin lang natin ang isang letter kung ano ang nakalagay sa vertex. Pero this time, focus muna tayo doon sa three different letters. And always remember po, na pag nag-name tayo ng angle, dapat palaging nasa middle po yung vertex kung ang gagamitin natin ay three different letters. Okay. For example po, kung mapansin nyo, we have point B, point A, and point C. Kung mapansin nyo, yung point A, yan po yung common endpoint or yan yung vertex. So, the angle on the left can be named as angle A. So, sabi diba, kanina sabi ko, pwede tayong gumamit ng isang single letter, pero ang gagamitin lang natin doon is yung nasa vertex. Since na yung nasa vertex ay point A, pwede natin siyang pangalanan as angle A or angle BAC
or angle CAB. So, kung mapansin nyo po, yung angle BAC and angle CAB, kung mapansin nyo, yung nasa gitna ng tatlong letters ay si A. Kasi, it is been said na pagpapangalan natin ng angle gamit ang tatlong letter, dapat palaging nasa gitna si vertex. So, pwede natin siyang pangalanan as angle A or angle BAC or angle CAB. So, the mathematical notation is angle A or angle BAC or angle CAB. So, ang symbol po or the mathematical notation of angle is yung parang greater than, pero po yung nasa baba ay dapat pantay. So, yung makikita nyo dyan sa angle A, angle BAC or angle CAB. So, yan po ang symbol ng angle. Okay po. So, an angle divides the plane containing into two regions. So, ang angle daw, nadidivide siya sa dalawang region. Meron tayong tinatawag na interior and exterior of the angle. So, pag sinabi po nating interior, ito yung mga nasa loob. Pag sinabing exterior, ito naman yung nasa labas. Okay, ito po yan. Yan po yung interior angle, yung nasa loob. And itong nasa labas, yan yung tinatawag natin na exterior angle. So, yan po ang pagkakaiba ng interior angle and ng exterior angle. Okay po. So, the measure of an angle is the amount of opening between the sides of the angle. So, ibig sabihin po, ang magiging measure ng angle natin ay depende doon sa opening between the sides of the angle. So, ang sabi dito, an angle with greater opening has the greater measure. So, ibig sabihin, pag malaki ang opening ni angle, malaki din ang magiging niyang measure. Pero if ang opening ni angle ay maliit, so ang magiging measure din niya ay maliit. So, yun lang po ang tatandaan niyo. Okay po. So, next is the classifications of angle. So, siguro may idea na kayo what are the classifications of angle. So, madali lang po ito. Okay. Number one, we have the acute angle. So, yung pag sinabi natin acute angle, so ang lagi nyo lang tatandaan sa acute angle, ang example niyan is 45 degrees. Okay, pag sinabi pong acute angle, ito yung mga angle na greater than 0 degrees but less than 180 degrees. Okay, so paano nga ba tayo magme-measure ng angle? So, since ang lesson natin is pag-uusapan lang natin ang about sa classification ng different types of angles, gagawa na lang ako ng isang panibagong video, paano tayo magme-measure ng angle and paano natin gamitin ang protractor. Anyway po pala, sabihin ko na dito, so ang protractor po, yan po yung tool na ginagamit natin pag-measure ng angle. Okay po. Okay, next po, we have the right angle. So, ang right angle, mas madali siyang matandaan. Kasi ang right angle, ang measure niya is exactly 90 degrees. So, wala na kayong ibang makikitang right angle, kundi exactly 90 degrees ang kanyang measure. Okay po. Next, we have the obtuse angle. Okay. So, si obtuse angle naman, ang example niya dito is 130 degrees. Ito naman yung mga angle na greater than sa 90 degrees but less than 180 degrees. Next is we have the straight angle. So, pag sinabi nating straight angle, ito yung mga angle that measures exactly 180 degrees. So, ang straight angle, ang common na tawag sa kanya ay straight line. So, pag nagkaroon kayo ng straight line, ang measure niyan palagi ay 180 degrees. Tatandaan nyo palagi na meron tayong tinatawag pa rin na straight angle. Wherein, ang straight angle ay equivalent or it is exactly 180 degrees. Next is we have the reflex angle. Ito yung angle that measures greater than 180 degrees but less than 360 degrees. Okay po. So, a quick recap lang po ng classifications of angles. So, an acute angle, okay, measures greater than 0 degrees
but less than 90 degrees. Right angle measures exactly 90 degrees. Obtuse angle measures greater than 90 degrees but less than 180 degrees. Straight angle measures exactly 180 degrees. And reflex angle measures greater than 180 degrees but less than 360 degrees. Okay, so yun lamang po ang focus natin sa video ito about sa classifications of angles and kinds of angles. Okay, so much for that. Thank you for watching. So if you like this video, pa-like na lang po ako and pa-subscribe na rin po ako para sa mga more upcoming videos. And please don't forget to leave a comment, any suggestions or any topic you want na gusto nyong pag-usapan sa ating video. So basta po hanggat makakaya ko, gagawan ko ng video para ma-share ko rin sa inyo kung ano yung mga knowledge ko po. So yun lamang po. Thank you. Goodbye. So don't forget, Mr. Random Vlogs. Thank you.